ate. So, today vlog is my first check-up tayo ngayon. Kasama ko yung hubby ko. Pero, tingnan nyo. Nag-i-snow na naman! Snowing. Diba? Kasi may kwan ngayon, may storm. Kaya malakas ang snow. Hello, summer. Yan o, tingnan nyo. Diba? Storm. Kita-kits na lang mga ka-ate later. Hello mga ka-ate, nandito na kami sa Circle Medical Center. Tinanong lang niya ako yung kung anong information ko, kano sa akin yung health card. Tapos, tinanong din yung husband ko yung information niya. Tapos, pinaupo na lang niya kami. Hintay na lang namin yung mag-assist sa amin mamaya. Update ko ulit kayo mga ka-ate mamaya. Bye-bye! Hello mga ka-ate, welcome back to my channel. So, kanina nga doon sa video natin is may check-up ako. Dito lang sa may malapit sa amin. Circle Medical Center. Yung pangalan ng pinuntahan namin kanina. So, kasama ko yung husband ko. So, unang ginawa sa akin is tinanong yung information ko. Tapos, yung information ng husband ko, tinanong din. Tapos, after noon, may tumawag sa akin na isang babae para kuhanan ulit ako ng urine para ma-clear talaga nila ang talagang positive. So, yun na nga, naghihintay kami ng result dun sa isang room. Maya-maya, dumating na ulit yung doktor na titingin sa amin. Tapos, ang sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung ano daw ang pinunta namin dun. Sabi ko, we're just like doing a prenatal check-up. Yun yung pinunta namin dun. So, sabi niya, okay, diniscuss niya yung mga kailangan i-discuss for pregnancy. And then, sabi niya is, explain din daw niya yung mga dapat at hindi pwedeng kainin ng mga buntis. Tapos, yung mga gagawin bago yung medical na ginagawa nila sa mga buntis. I mean, like, so, ang ginawa niya sa akin is binigyan niya ako ng copy ng blood test. So, gagawin yun next week. Kukunan ako ng dugo, tapos after 4 weeks ulit kami magkikita ng doktor na nag-check up sa akin para ma-explain ulit niya yung ibang medication na gagawin nila. Tapos after nun, nag-send siya ng ultrasound sa Hillcrest, para yung Hillcrest ang tatawag sa akin. Tapos, mag-schedule sila ng first ultrasound. So, kami mag-asawa, excited na kami kanina kasi akala namin magkakaroon ako ng ultrasound kanina. Pero, hindi daw. Hindi daw muna ultrasound kasi explain muna niya yung mga bagay na ginagawa sa prenatal check-up. So, sabi niya is, schedule ulit daw yung ultrasound. So, tatawag na lang daw sa akin yung clinic para sa ultrasound. So, bago ulit kami magkita ni ng doktor na tumingin sa akin kanina, dapat nakapag-ultrasound na ako, tapos natapos na yung mga blood works na hinihingi niya. So, dito naman, madali lang naman yung mga pag-appointment kasi hindi naman masyadong matagal. Mabilis lang naman. Tapos, tinanong din niya sa akin kung kung ano daw nararamdaman ko sa pregnancy ko. Kasi, mga ka-ate, 7 weeks na akong pregnant ngayon. Nung last vlog ko is 6 weeks akong pregnant.
Pero ngayon, ika-19, sakto dun sa appointment namin, 7 weeks na akong pregnant. So, 7 weeks, yung baby sa tummy is para na siyang blueberry. Ganun lang siya kaliit. Dun sa nakita namin, dun sa app na lagi kong tinitingnan, is katugma ng sinabi niya sa akin kanina. So, kung kailan yung last period mo, tapos kung kailan yung due date, sinabi niya yung due date sa akin is December 6, 2023. So, December baby yung due date ko. So, talagang kalamigan pa, panganganak. Yun nga, mga kaate, so in-explain din niya sa akin yung mga bagay na, ibang bagay na dapat namin tandaan. Tapos yun nga, sa ultrasound, after 4 weeks, magkikita ulit kami. Tapos tinanong niya ako kung ano yung mga nararamdaman ko. So, in-explain ko sa kanya, sabi ko, ilang days na akong nagsusuka every morning. Tapos kapag hindi ko gusto yung pagkain, talagang nasusuka ako. Talagang hindi ko naman siya talaga anggap. I mean, like, talagang hindi ko lang gusto. So, binigyan niya ako ng reseta ng gamot na pwede ko daw i-take. After, sabi niya sa akin, bigyan niya ako ng gamot. Para, yung alam mo, yung parang makatulong para hindi ka magsuka. Sabi niya sa akin, kung hindi naman hiyang sa'yo is papalitan natin or bibigyan niya ako ng ibang gamot. Kasi mga kaate, talagang nitong nakarang 3 days, 4 days, talagang nagsusuka ako. Tapos yung pakaramdam po is parang lagi akong gutom na gutom. Kaya yun, lagi akong gadala ng pagkain. Sa gabi naman, kapag gigising ako ng umaga, siguro alas 7 pa lang gutom na ako, diba? So hindi ko naman na-experience yun dati kasi kahit naman maliit ako ng gising ko is, alam niyo, hindi pa naman ako masyadong gutom. Pero ngayon, gisingin ko na yung husband ko. Sabi ko, love, nagugutom na ako. Tapos pag tingin niya, ha, 7 o'clock pa lang. Ang aga naman ang kwan mo. Ang aga mo namang magutom. Kasi ganun yung na-experience ko. Tapos yung na-experience ko din is, hindi naman ako masyadong pagod. Parang may time lang na talagang parang pagod na pagod ka talaga. Pero hindi naman sa araw-araw na talagang pagod na pagod ka. Tapos, wala namang iba akong nararamdaman. Pasalamat naman ako kasi talagang hindi naman ako pinapahirapan ni baby sa akin mga nararamdaman. Talagang yung pagsusuka. Sa mga naamoy ko naman pag talagang hindi ko talaga gusto yung amoy, doon talaga ako nasusuka. Pero sa mga pabango naman, hindi naman ako nasusuka sa mga ganong amoy. Tas sa ulam, hindi pa naman ako ganun. Tapos, nitong mga nakarang araw, gustong-gusto ko din talaga ng bangus. Gustong-gusto ko talaga ng inihaw na bangus. Hindi yung boneless, ha? Yung talagang bangus. Kasi one time, nag-crave kasi ako ng sinigang is parang boneless lang yung naging sinigang. Kasi syempre, ina-expect ko sa sinigang na bangus is yung talagang isang buong bangus, tas yung may tiyan, may ulo, yung ganun. Pero nung nag-crave ako is, parang alam mo yun, ay, iba pala yung sinigang nila. So, yun lang mga kaate yung share ko for today. Tapos, so far naman, okay naman yung pregnancy ko. Okay naman, di naman siya ganun kahirap. Hindi pa naman ako dumadaan doon sa point na talagang tatamadin ka sa lahat. I mean, tamad kang maligo. Hindi pa naman ako umaabot sa point na yun. Kasi sabi nga nila, di ba, yung iba talaga buntis is talagang iba yung nararamdaman nila. Pero ako ngayon, okay naman. Pasalamat ako sa araw-araw kasi healthy naman ako and then kami ni baby, healthy naman kami. Tapos, papasalamat din ako dun sa asawa ko na lagi nag-aasikaso sa amin. Kahit na medyo maaga, siya pa rin nagre-ready para sa amin. And then, ano pa ba yung share natin? Sa 7 weeks pregnancy, okay naman, wala pa naman masyadong akong nararanasan na kakaiba. Yung talagang pagsusuka lang talaga ang aking nararanasan ngayon. Yung alam mong tipong kakakain mo pa lang tapos bigla nang isusuka ng kwan mo. Nang nandyan mo, hindi talaga
niya gusto yung pagkain na kinakain mo minsan. Tapos yun lang din yung mga advice sa akin ni Doc na yung mga pagkain din na iwasan. Tapos yung mga hindi dapat na food ang iiwasan nyo. Tapos may binigay siyang listahan. Nandun din yung mga list ng mga food na pwede mong kainin, yung lalo na yung mga gulay, prutas, at iba pa. So, yun lang mga kaate yung pregnancy journey natin for today. So, next week ulit tayo mag-upload ng pregnancy journey natin. And kung hindi ka pa pala naka-subscribe sa channel ko, just subscribe at Imawana Vlog. And kung gusto mong lagi napapanood yung videos ko or kung gusto mong mapanood yung pregnancy journey ko, i-hit mo lang yung notification bell. Thank you so much sa mga sumusuporta sa ating Imawana Vlog. And then, God bless you guys. Thank you. See you again on my next vlog. Bye-bye!